Ang video na ito ay para sa mga live streamer sa YouTube. Kung ikaw ay nagla-live stream or may balak ng mag-live stream sa YouTube, meron akong ituturo sa iyo na napakagandang strategy para hindi ka na mahirapan na maglagay ng moderator para sa inyong mga viewers sa live streaming. Okay? So dahil sa video na ito ay tuturuan ko kayo paano gumawa at mag-customize ng Nightbot. Okay? Tapusin mo ang video at malaki ang maitutulong nito sa iyo. Let's go. Kamusta, Repa Peeps? Ako nga pala si Frex G and welcome back sa aking channel at sa aking bagong tutorial na ituturo sa inyo ngayon ay para ito sa mga live streamer sa YouTube at sa mga may balak mag-live stream sa YouTube. No? Tuturuan ko kayong paano gumawa at mag-customize ng Nightbot. Ano ba si Nightbot? Si Nightbot ay isang digital robot na pwede nga magamit natin sa live streamer na kahit wala ng moderator, yung mga viewers na pumapasok sa ating live streaming is automatic binababa ni Nightbot yung kanilang mga link ng kanilang YouTube channel once na i-type nila ang iyong pangalan. Paano ba gawin yun? Kaya gamit ang cellphone ko, ituturo ko sa inyo paano mag-customize ng Nightbot. Let's go! So yun, Repa Peeps, nandito na tayo sa aking cellphone at ituturo ko sa inyo ngayon paano mag-customize ng Nightbot, paano gumawa ng Nightbot. Una natin pupuntahan, punta tayo sa Google. Okay, sa Google, click natin yung Google. Okay, so gamit ang aking mobile phone, mga Repa Peeps, natuturo ko sa inyo. Dinitype lang natin yung Nightbot. Okay, Nightbot. So, Nightbot. Okay, so makita nyo, nandyan siya, yun yung logo niya, yung parang robot, no? So, click lang natin yung Nightbot na yan. So, then, may nakasulat dyan, sign up. So, click lang natin yung sign up. Okay, so, dito, ilalagin mo lang ang iyong YouTube channel. Okay, kung ano. Ako, nakalagin na ako, no? So, papakita ko na lang sa inyo. Basta ganun lang kasimple, ilalagin mo lang yung YouTube channel mo. And automatic, so mapupunta ka na dito sa dashboard ng Nightbot. Okay, then i-click mo itong nasa ating sa taas yung tatlong line, no? Itong may bilog, then i-click mo itong binilugan ko na parang ano ba to, parang pencil na may twinkle twinkle little star, no? Then i-click natin yung custom, no? Click natin yung custom. So yeah, ganun lang kasimple. Then may mababasa ka dyan, so commands custom. Okay, then click lang natin tong add command. So click lang natin yung add command. Then sa command, ikiklik mo lang yung pangalan mo, kung anumang pangalan mo. Okay, sa akin ikiklik ko, lalagyan ko ng Frex. Okay, Frex lang. Bakit? Kasi para pag na-customize na si Nightbot, yung mga viewers ko na bibisita sa live streaming ko, pag tinype nila sa live streaming ko yung Frex, automatic ibababa ni Nightbot yung link nila, no? Kahit wala silang moderator. So yan. Then dito sa message, okay, may i-attach lang tayo ditong link, no? So nakopy ko na yung kanina, i-paste na lang natin dito. So ito yun siya. Ngayon, magtatanong ka saan nang galing yung link na yan, saan ko kinuha yan. So, hindi mo na po problemahin yan. Yung link na yan, nasa description na natin. Okay? Nasa description. Ika-copy link mo na lang kapag gusto mo nang gumawa ng Nightbot. Okay? So, kailangan na, pati yung nakasulat na please subscribe, kailangan kasama yun. Hindi yung link lang ang ika-copy mo. Pati yung mga sulat dyan, ika-copy mo yan pag gumawa ka ng Nightbot. Okay? Then, everyone, okay na yan, yung user level mo, everyone. Call down, 5 seconds, okay na yan. Kasi halimbawa, nag-type sila sa live streaming mo ng Frex. After 5 seconds, ibababa ni Nightbot yung link nila. Okay? So, sa alias, song request, okay na yan. So, ngayon, ay isa-submit mo na yan. Okay? Submit mong ganun. Then, ano next? So, back na tayo. I-back lang natin. Okay, tapos click natin yung join channel. Click natin yan.
So ngayon dito, ito na yung next steps. Okay? Ensure that you have modded Nightbot in the channel. If Nightbot is not a moderator, it cannot function properly. Head to your community settings. Ngayon pupunta tayo sa yung community settings dahil kailangan nating i-attach si Nightbot doon. Itong robot na yan na binilugan ko, nakikita mo, i-attach natin yan doon sa iyong moderator at sa iyong approve users. Okay? Itong number 2, enter. So ito, ikakopy natin tong link na to nandito sa number 2. Okay, kasi yun yung ipipaste natin doon. Okay, kakopy lang natin ganyan. Okay, then na-click mo lang yung copy. Okay, then i-close na natin to. Click mo yung close. Then, punta tayo sa settings ng iyong YouTube channel. So, una, punta tayo sa Chrome para mapuntahan natin yung settings ng iyong ng ating YouTube channel. Okay. Sundan mo na lang yung tutorial na to pag gusto mong gumawa ng Nightbot. Click lang natin yung search bar sa taas. Then, type natin yung www.youtube.com. Okay? Okay, so pagdating natin sa page na yan, yung tatlong dot sa taas, sa yung right side, i-click lang natin yon. Then, i-click natin yung desktop side, yung box. Okay, kailangan naka-blow check yan. Okay. So, tignan natin kung naka-blow check na yung desktop site, ha. O, so, dapat ganyan, ha. Naka-desktop site, naka-blow check para i-redirect ka sa yung channel, sa ating channel. Then, i-click natin tong ating YouTube icon. Okay? Yan. Then, click natin yung YouTube Studio. So, wait lang ha. Loading ha. Okay. So, nakikita mo to sa baba, yung logo ng settings. Click natin yan. So, ayan na. So, nandyan na tayo. Then, click natin yung community. So, nandito na tayo. Ngayon, yung kaninang link na kinuha natin dun sa number 2, ipipaste natin dito yan sa moderators. Okay, ipipaste natin dito ng ganyan. Long press lang natin, then ipaste natin. Okay. Click natin ulit. Okay, so ayan na. Paste na si Nightbot. Tandaan mo sa moderator meron din ha. So tandaan mo sa moderator meron din ha. Ngayon, dito rin sa approve users, ipipaste din natin yung link na yon. Gagawin natin robot 'yan, okay? Then start natin, then click natin yung Nightbot. Okay, so ayan na siya. So ayan na si Nightbot. So ayan na siya, di ba? After nyan, i-click mo na tong save. Click mo yung save. Oh, makikita mo sa baba setting save. So okay na 'yon. Automatic 'yon. Nakapag-customize ka na ng Nightbot mo. Pag nag-livestream ka sa YouTube, ita-type lang nila yung pangalan mo. At after 5 seconds, ibababa ni Nightbot yung link ng kanilang mga YouTube channel kahit wala silang moderator o tinatawag nilang jacket ng mga live streamer. Okay? So ganun lang kasimple gumawa ng at mag-customize ng Nightbot kung ikaw ay nagla-live streaming. So hindi ka na masyadong mahihirapan na lagyan pa sila ng moderator at may iwasan yung mga pasaway na laging nagbababa ng maraming link sa live streaming mo. At least, pag meron kang Nightbot, so, kahit magkwinto-kwinto ka na lang dyan, sa tuwing tinatype nila yung pangalan mo, automatic binababa na ni Nightbot yung link ng kanilang YouTube channel. So, less pagod dahil kay Nightbot. Okay? Sana nagustuhan mo ang tutorial na ito at nakatulong ako sa iyo kung ikaw ay may balak mag-livestream o ikaw ay nagla-livestreaming na. So si Nightbot ay isa sa makakatulong para sa livestreaming mo.
Salamat sa panonood ng video, Repa Peeps, at sana makatulong ito sa'yo at mag-enjoy ka sa live streaming mo kasama ang iyong digital robot, ang iyong bagong kaibigan sa iyong live streaming, kung saan hindi ka na mahihirapan na mag-drop ng kanilang link, mag-attach ng moderator nila, at automatic ibababa ni Nightbot ang kanilang link sa tuwing itatype nila ang iyong pangalan. Okay? So, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like at i-share ang video na ito. At syempre, kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video tutorial na ina-upload dito sa YouTube. Ako si Frex G, at samahan niyo ako sa mga susunod ko pang video tutorial. More power sa ating mga YouTube channel. Thanks for watching!